morning mga ka-best moto, nandito tayo ngayon sa Makati Rusi Kalayaan Makati. Rusi balance nila dito sa Kalayaan. Kaya upload natin, review natin ang kanilang Rusi 400cc legal sa expressway. Napakaganda, grabe. Rusi ko yung datingan niya mga ka-best moto. Parang medyo may pagka-classic. Titignan natin. Ngayon ko pala nakita to. So abang-abang na mga ka-best moto. Ayan, nagpapasalamat ako kay Sir, kanilang manager. Pinalabas niya talaga. Ayan o. Medyo nakakaya, pero thank you so much, Sir. Ayan, ito na yung Rusi 400. Rusi Cyclone 400. Maganda nito mga ka-best moto. Legal siya sa expressway. Grabe, napakaganda ng itsura niya mga ka-best moto. Classic na classic yung datingan niya mga ka-best moto. Ayun. Naka-bullet pipe. 400i Cyclone. FI sa mga ka-best moto. Then meron siyang radiator, liquid cooled siya. Then fully LED yung ilaw niya. Kumakita natin dito mga ka-best moto sa harap. Meron siyang digital, pinaghalo yung analog tsaka digital. Yung RPM niya analog. Then digital lang kanyang speedometer niya. And meron dito mga indicator, mga basic. Makita man nyo dyan yung kanyang turn signal lights. Indicator, then meron dyan battery and fuel. Neutral indicator on, meron din siyang high and low beam indicator. Then meron din siyang good things, meron dito siyang mode. Kung mag ano kayo, magsiset kayo ng oras, kiklik nyo lang dyan, meron dyan makikita nyo trip A, trip B. Siguro meron na rin ito nakalagay kung ilan na yung tinakbo mo. At yung kanyang fuel consumption, no. Hindi siya keyless mga ka-best moto, dahil classic yung datingan niya. Manual siya, naka-ignition. Napaka-basic lang. Then meron siyang built-in na charging port. Yan, napaka-importante niya mga ka-best moto sa mga long ride. Grabe, napakaganda. Then ito, premium. Makita niyo talaga sa Rusi. Ayan, no. Parang logo niya, Rusi. Premium na premium ang datingan. Aluminum siya mga ka-best moto. Hindi siya plastic, aluminum siya. Ayan, then yung mga bolt niya, mayroon parang lakyan dyan para hindi basta-bastang pasukin ng tubig para kalawangin. Ayan, ito ang kanyang nut dito sa kanyang T-post ng handlebar. Grabe yan, laki ng unahan niya, no? Matibay na matibay. Inverted siya mga ka-best moto, kanyang front shock. Ayan. Then parang akala ko nung una dual disc brake sa harap, pero isa lang. Napakalaki ng disc brake niya sa unahan. Yung price niya mga ka-best moto, kung bibili niyo siya ng cash, nasa 270,000. Murang halaga na yan. Legal expressway na siya mga ka-best moto, dahil 400 Cyclone. Napakaganda nito mga ka-best moto, dahil dual ABS channel na pala ang kanyang preno, no? Yung unahan niya, then hulihan ABS na pala yan. Anti-lock braking system. Napakaganda nun. Lalo na kung mga sudden braking, hindi kayo basta-basta mag-i-skid mga ka-best moto. Then dito sa una makita nyo napakaganda ng forma nya, oh. LED yung headlight nya. Tapos meron dito isa nasa gitna na parang bumbilya nya, no. Grabe, parang pang ano sya, brusko yung datingan. Wala, pagka sa mga lubak baliwala na yung mga ka-best moto. Napakalaki ng kanyang gulong. Ayan. Yan, napaka-premium ng pagkakagawa mga ka-best moto. Premium na premium pagkakagawa ng kanyang radiator, no. Yan, no, makikita nyo talagang ganda, ganda talaga. Yan, napakalaki ng makina niya. Yan, napakaganda mo to mga ka-best moto. Then ito pa sikwat ang kanyang shifter. 6-speed manual transmission siya. 1 down, 5 up. Then bendable ang kanyang itong kanyang driver footrest. Grabe mga ka-best moto. Napakalambot ng kanyang brake. Then ito ang kanyang clutch. Ang lambot rin, mas malambot sa Barako mga ka-best moto. Grabe, then parang stainless to. Stainless ang kanyang side mirror. Sana naman dito basta-basta ang kinakalawang. Mga switches tayo mga ka-best moto. Meron sa ditong engine kill switch. Yan, which is napakaganda kapag traffic kayo. Pwede nyo siyang pindutin lang, hindi nyo na kailangan
press pa yung susi nyo para mamatay makina. Dito lang kayo gamit, oh. May pagkakahawig siya sa idling stop system. Nakapag-traffic, dito nyo na lang para makatipid kayo ng gasolina. Yung mga kabis moto. Then napakaganda ng handle grip niya. Ang lambot, oh. Premium rin, tapos malalim ang kanyang throttle. Mayroon siyang simpleng bar end, aluminum, hindi kagaya na iba, plastic lang nilalagay. Kahit huwag na itong palitan, mga kabis moto. Then, napakalaki ng brake master cylinder niya. Dito, napakalaki. Oh. Sa mga braking nyo, hindi basta-basta init yung langis. Ang laki. Napakaganda yan, mga kabis moto. Simple lang ang kanyang handlebar. Ayan. Then, dito tayo sa switch sa kaliwa. Mayroon din siyang passing light. Oh. Upgraded na talaga si Rosie. Passing light. Then, ito yung switch ng kanyang ilaw sa high and low beam. Ayan. And may hazard pa siya. Napakaganda talaga mga kabis moto. May hazard na rin siya. Kompleto sa Ricardos nga siya. Then mayroon ditong busina. Then turn signals switch. Yan, napakaganda. Grabe. Laki ng tangke niya mga kabis moto. Brusko na brusko yung datingan. Mamaya tatanong natin kung gano'ng kalaki yung tangke na yan. Tapos may mga stitches dyan. Classic yung datingan. Kulay brown. Ah, malambot. Kahit yung OBR mo, talagang mag-i-enjoy dyan. Malambot eh, sa mga long ride. Tapos hindi natin alam, parang stainless siguro to. Hindi basta-bastang bakal na lang nilagay dito eh. Ayun, solid. Napakatibay. Hindi basta-bastang kinakalawang yan. Then may napaka-cutify na yung kanyang tail light yan. Brake light niya. LED yan, sure. Kasi Rosie. Si Rosie talaga. Puro LED na halos yung ginagawa nila. Advanced na sila. Then meron siyang signal light dito. Na LED ang ganda ng design. Although, siguro hindi naman ito basta-basta nababali. Oh. Okay naman. Then malaki yung kanyang gulong sa likod. Sa mga cornering, baliwala lang. Hindi kayo mag-i-skid basta-basta. As usual pa rin, sabot-sabot lang. Rosie yung kanilang ano. Laging nakalagay dito ng logo. Then mayroon ditong reflector kapag kagabi. Pero naman kahit maliit ito, malakas ito mga kabis mo ito. Meron pa rin na reflector mag-save sa inyo sa gabi kung sakaling medyo humina na. Meron siyang tire hugger or yung mud guard. Ayan, built in siya. Ayan o, naka-install na talaga. Hindi mo na kailangan magpakabit pa. Matibay. Kabilaan, naka-swing arm siya. Then solid. Parang lightened din yung swing arm nito mga kabis moto. Dual ano pala siya, no? Dual cylinder siya. Dalawa yung tambotso niya. Ayun, sa kabilaan. Ganda. Tapos malaki yung shock niya sa likod. Ayan. Naka-disc brake din to, no? 3.5mm yung bilog niya. Tapos, hindi ko makita yung size ng gulong. Laki ng ano niya, eh. Mugs. Ah, ng rim niya. Hindi natin makita. Bro. Ayun. Meron siya ditong, meron siyang 150x70-17. 17 yung rim niya. Yung gulong niya 150x70. Dito tayo mga kabis moto. Eh makita niyo yung kanya sa coolant niya. Malaki yung hose niya. Matibay, premium na yung inilalagay nila, oh. Hindi basta-basta. Dito yung throttle body niya. Tapos dito yung kanyang spark plug. Ito yung pan ng kanyang radiator. Grabe, napakaganda. Ang laki ng chassis niya, oh. Ito yung chassis niya, siguro iba na to sa ano, yung mga 250 classic, ano nila, classic 250. Iba to, hindi to yung kinakalawang na, matitibay na klase ng ano, bakal. Then meron ditong oil site mga kabes moto. Hindi kayo basta-basta pag ano, check nyo lang yung oil nyo, nasa level pa, kapag ka nagta-travel na kayo. Grabe, napakaganda na itong Rosie na to. Tapos meron pa ditong plastic ata to. Yan, may design pa niya, may butas-butas. Parang nag-aerodynamic siya. Tapos may busina dito na maliit. Mayroon din siyang parang skid proof. O yung sa coolant niya. Ito yung parang ano niya eh, parang galon. Nilagyan na rin nila ng cover para safe, no? Tapos yung size naman dito 120-17 -70 -17. Ayan.
medyo manaki lang ng konti yung sa likod. Napakaganda nito mga kabes moto kasi dual ABS na yan. So, maraming salamat sa mga staff nila. Sobrang approachable, no? Napakababait. Ayan, kaya lang ma'am, si ma'am. Thank you so much sa inyo. Ayan, mga paps, napakaganda ng kanilang Rosie. 400cc. Nag-trending to mga paps nung nakaraang buwan. Ngayon, nilunch na ni Rosie. Grabe, ang ganda niya ito. So yun, maraming salamat sa mga sumusuporta. Tuloy-tuloy lang mga best moto. Marami pa tayong video i-upload. So, medyo na-late lang tayo ngayon dahil naging busy. Ngayon na ulit nakapag-upload. Hindi natin nabuksan yung unit kasi wala pa siyang battery, hindi pa kompleto. Kapag kakuhain yan, tsaka pa lang yan na-activate. Kaya naka-off lang siya. Yun, kaya siguro next time, babalik tayo dito pag kumuha na to. Pag nakuha, na-activate para ma-review natin yung panel gauge niya. Ayan. So, yun. Thank you so much. Ride safe.